Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may mga ilawang nagdiringas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoong mong sayo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at
araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangin ay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginoon'y darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Saano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyo mga minamahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Magandang hapon po. Pakingitian naman yung mga katabi ninyo, sabihin ninyo, maganda ka pa sa hapon. Parang ayaw nung iba, parang di makapaniwala. Sabay-sabay po nating papurihan yung ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Nung mga bata po tayo, napapagalitan tayo ng ating mga magulang. Bakit po? Kapag hindi tayo sumusunod sa mga utos nila. Sabi nga nung iba, mas marami pang utos ang nanay ko kaysa sa utos ng Diyos. Dahil ang Diyos daw may 10 utos lamang. Nanay ko, maya't maya, utos ng utos. Pero kung titingnan natin, nagbibigay ng direksyon at mga utos yung ating mga magulang dahil ninanais nila na maging maganda yung ating mga buhay. Ninanais nila na maging matagumpay yung ating mga buhay. Kaya ang tanong ko po sa inyo,
ninanais niyo po ba ang maganda at maging matagumpay yung buhay po ninyo? Opo. Kung ninanais po natin, pumalakpak po tayo ng malakas. Ayan po, rinig na ninanais natin yung maganda at matagumpay sa ating mga buhay. Pero mahalaga po na kung ninanais natin ito, mahalaga na tatanungin din natin ang Diyos kung ano yung nais niya para sa buhay natin. At sasabihin ko po sa inyo, ninanais ng Panginoon yung maganda at yung ating mga buhay ay maging matagumpay. Ano pong nagiging problema? Napakinggan po natin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tuturuan kita para kaumunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lamang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Ang nais ng Diyos para sa buhay nating lahat ay pagpapala at tagumpay. Saan tayo nagkukulang? Sa pakikinig at pagsunod sa ating Panginoon. Nagkukulang tayo sa pakikinig at pagsunod. Kung makikita po natin sa history ng ating salvation, maraming pinadala ang Diyos na magpapaalala ng dapat sundan, mga propeta hanggang kay Juan Bautista, hanggang kay Jesus. Pero anong pinipili ng mga tao? Noon, magpasa hanggang ngayon, pinipili ng mga tao yung kanilang sariling kagustuhan. Kaya hindi maging matagumpay yung buhay ng pangkalahatan. Iniiwasan, binabaliwala natin yung pangungusap ng Diyos sa atin. Kaya ang mundo natin patuloy na nagiging magulo. Patuloy na mayroong kasamaan. Patuloy na mayroong panlalamang sa kapwa. Patuloy na mayroong mga gawa na nakakapagbigay ng kasakitan sa kapwa. Kaya mga kapatid, kung nais natin yung tagumpay, yung pagpapala sa ating mga buhay, magsimula na po tayong pakinggan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Sa atin pong ebanghelyo, naguguluhan na rin yung Panginoon. Sabi nila nung dumating si Juan Bautista, sabi ng mga tao, inaalihan siya ng demonyo. Bakit? Hindi kasi siya sumasama sa mga tao. Hindi siya kumakain kasama nila. Nag-aayuno siya. Hindi umiinom. Ito namang dumating si Jesus, marami pa rin nasabing masama. Si Jesus naman, kumakain kasama ng mga tao. Umiinom kasama ng mga tao. Sinasabihan siyang, masama rin kasi sumasama siya sa mga makasalanan. Ano po bang gusto ng mga tao? Kumain o hindi kumain, uminom o hindi uminom, sumama o di sumama, palaging may nasasabing masama. Hindi ho ba may mga ganong tao sa buhay natin? Kahit anong gawin natin, may nasasabing masama. Nakakainis po. At kung naiinis po tayo sa realidad na ganun, ganun din po yung nararanasan ng Panginoon at ng mga taong pinapadala ng Panginoon. Kahit anong gawin nila, laging may hinahanap na mali sa kanila. Laging may hinahanap na mali. Bakit? Kasi ayaw nila ng mensahe ng mga pinapadala ng Diyos. Yung mensahe ni Juan Bautista ng pagsisisi at pagbitaw sa kasalanan, ayaw nila noon. Mas gusto pa nilang sirain si Juan kaysa tanggapin ang mensahe ng Panginoon. Yung mensahe ng Diyos ng pagpapatawad, pagmamahal, pagsama sa lahat, kahit na makasalanan, ayaw din nila iyon. Mas madali pa sa kanilang sirain ang poong Jesus Nazareno kaysa tanggapin at sundan ang mensahe ng Panginoon. Kung titingnan po natin, sino sa dulo ng buhay ang masisira kapag hindi natin sinundan at pinakinggan yung mensahe ng mga pinapadala ng Diyos sa atin? Tayo rin naman po. Kung hindi tayo makikinig, kung hindi natin susundan ang mga turo ng Panginoon, hindi magiging pagpapala ang karanasan natin.
kung hindi kawasakan. Kaya ngayon po mga kapatid, ngayong panahon ng Adbiyento, sa ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, yung napakahalagang imbitasyon po sa araw na ito, buksan yung ating mga tainga sa pagdating ng mensahe ng Panginoon. Kahit na kung minsan masakit sa tainga kasi namumuhay tayo sa kasamaan. Buksan yung ating mga puso na dumating yung ating Panginoon sa ating mga buhay. At hayaan nating mabitawan yung mga gustong pabitawan sa atin ng Panginoon. Yun po yung napakahalagang imbitasyon ko sa bawat isa sa ngayon. Magbukas ng ating mga sarili. Magbukas. Ang ikalawa pong imbitasyon ko sa araw na ito ay katulad ni Juan Bautista, katulad ng mga propeta, katulad ng ating Poong Jesus Nazareno, sana hindi tayo natatakot, hindi tayo napapagod na magpahayag ng kabutihan at ng mensahe ng Panginoon kahit na tayo ay sisirain din ng iba, sisirain ng masama, sasabihan ng mga maling mga bagay, patuloy tayong magpaalala ng mensahe ng Panginoon. Kasi kung walang magpapaalalahanan sa atin, lahat po tayo ay masisira at mawawasak. At hindi natin matatanggap yung pagpapalang ninanais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi po ng isang taxi driver dati na nakausap ko, di ba po pag mga taxi driver marami talagang nakukwento at nasasabi. Sabi niya, napakahalaga sa mundo na may mga pari at mga taong nagpapaalala sa mensahe ng Panginoon. Sabi ko, bakit po? Ano pong meron? Hindi niya po alam na ako'y nagpapari noon. Seminarista pa lang po ako noon. Sabi niya, kasi kung walang mga pari at walang magpapaalala ng tama sa buhay ng bawat isa, wasak-wasak tayo pagdating ng Panginoon. Wasak-wasak tayo pagdating ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo ay magpaalalahanan. Magpaalalahanan na magsisi sa kasalanan at sundan ang Panginoon sa pagpapatawad at pagmamahal. Yung ating Panginoon po dumating sa mundo, isang mahalagang dahilan ay para bigyan tayo ng direksyon, magbigay ng halimbawa na ating susundan sa ating mga buhay. Nandito po siya, napapakinggan natin siya, nagbibigay patuloy ng direksyon para hindi tayo mawala at hindi tayo wasak-wasak sa pagdating ng wakas ng ating mga buhay. Isang magandang halimbawa po ay isa pong kwento ng isang naglilingkod sa parokya. Ako po ay dating na-assign sa kanila, isa po siyang MBG. Sabi po nung MBG nagkukwento, isang araw daw, sobra siyang nasaktan. Kasi yung asawa niya ay sumakabilang bahay. Bahay po, hindi buhay. Sumakabilang bahay, sumama sa iba. At matapos ang ilang panahon, yung kanyang asawang sumakabilang bahay ay nagkaroon ng matinding sakit. At ginawa ng kanyang kabit ay iniwanan din siya. Nalaman itong MBG na to. Alam niyo yung ginawa ng MBG sa kanyang awa at pagmamahal, kinupkup muli, inilagaan hanggang yung kanyang asawa ay sumakabilang buhay. Sabi ng kapwa niya naglilingkod, napakinggan niya yung pag-uusap nila. Alam niyo po yung sabi? Ang tanga-tanga naman niya. Iniwan na siya, pinagpalit na, kinupkup, inilagaan, minahal pa rin. Kaya sabi niya doon sa pari namin doon sa parokyang iyon, Father, katangahan po ba yung magmahal katulad ng ating Panginoon? Siyempre sasabihin ng mundo, kapag may nakasakit sa iyo, kapag may gumawa ng mali at ng hindi tama, iwanan mo na, baliwalain mo na, paghigantihan mo. Pero kung susundan natin yung buhay ng ating Panginoon, alam natin na ginawan siya ng masama, pinahirapan, pinatay sa krus. Pero anong sukli ng Panginoon sa atin? Pagpapatawad, pagmamahal, at buhay na walang hanggan. Yun po yung patuloy na ating ipagdasal, na sana katulad ng ating Poong Jesus Nazareno, magawa din natin na magmahal, magpatawad,
at umayon sa buhay niya. Mga kapatid, ito po yung magandang dalawang imbitasyon sa araw na ito habang tayo ay patuloy na naghahanda para sa darating na Pasko. Una, pagbubukas ng sarili sa ating Panginoon. At ikalawa, yung pagbabago ng ating buhay katulad ng ating sa Panginoon. Pagtutulad sa Kanya sa lahat ng bagay. At sana po, wag lang tayong mag-abang ng regalo sa darating na Pasko. Wag tayo lang mag-abang ng biyaya mula sa Diyos sa darating na Pasko. Tayo rin nawa ay makapag-alay ng mahalagang regalo sa Kanya. Hindi mga bagong gamit, kundi ang pagbabago ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Amang nagnanais na ang lahat ng tao ay mapaunlak sa Kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Sa bawat panalangin ating sambitin, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang iwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian, manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon, at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin, para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagabagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office, pag Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay 8 a.m. and 5 a.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth sa malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, huwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, uulitin ko po, ninanais ng Diyos na bigyan tayo ng pagpapala at tagumpay sa buhay na ito. Kaya't bilang pakikiisa sa nais ng Diyos na ito, nawa tayong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, patuloy na makinig at sumunod sa boses ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.